Pagsitay na po ang lahat. Ako'y gawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya ring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong tinising ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masasamang gawain, tumigil na kayo ng paggawa ng masama, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming marmi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian kung kayo'y susunod at tatalima. Pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Aki namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng Poong mahal, kasamaan ay layuhan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas
ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo ho, noong Linggo, ang ating pong disaster at relief ministries ng parokya ng Quiapo, kami po ay nagpunta sa Dinggalan, Aurora. At tayo po ay nagdala ng tulong. Baka sabihin niyo, may bagyo ba doon? Nagkaroon ba ng baha doon? Nagkaroon ba ng landslide doon? Wala. Ang init-init ho, ang ganda ng panahon pagdating namin sa Dinggalan, Aurora. Meron kaming isang pinuntahang malayo-layo pang huling baryo na sakop ng simbahan ng St. Patrick. Kami sumakay sa dump truck dahil hindi kakayanin ng aming sasakyang dala. Kaya doon kami nakasakay ang tingkad ng sikat ng araw. Alam niyo, pagdating namin doon, nung binababa na po yung mga sako-sako ng ating mga donasyon, nakakita ko kami ng isang bata, pagkapayat-payat, aba, daladala yung isang sako. Pagbabawalan siya sana nung aking kasamahan. Pero hindi siya pinapakinggan ng bata. Bukod tanging siya lamang yung batang nandoon, kasabay ng mga malalaking katawan, halo na yung mga Tagalog sa mga dumagat. Halo na sila. Sabi ko, hayaan mo na. Mabuti nga, tama yung ginagaya ng bata. Kaya alam nyo ho, napakalaki talagang responsibilidad nating matatanda sa magiging buhay ng mga batang nakakakita sa atin. Sa mga buhay ng mga nakabababa sa atin. Kaya sa ating ebanghelyo, ngayong Kwaresma, ito ang isang paalala ng ating Panginoon. Sundin ninyo ang tinuturo ng mga eskriba at pariseyo sapagkat alam nila ang batas. Tama ang itinuturo nila tungkol sa batas. Kaya makinig kayo, maniwala kayo, nag-aral silang mabuti. Pero, sabi ng Panginoon, huwag niyong gagayahin ang kanilang ginagawa. Yung sinasabi nila, yung tinuturo nila, tama, totoo. Yun ang sinasabi ng batas. Pero, yung kanilang ginagawa, maling-mali. Kabaligtaran. Kaya mag-iingat kayo sa inyong mga ginagaya, sa inyong mga tinutularan. Kaya ngayong Kwaresma, mga kapatid, pagnilayan natin, ako ba ay may tinatawag na sariling bait? Na? Meron tayong terminong ganyan. Meron kang sariling bait. Ibig sabihin, mag-isip kang mabuti. Huwag kang gaya ng gaya sa iba. Kung yung tinitignan mong halimbawa ay nasa taas na, ay nasa unahan na, ay nakakaangat na, hindi ibig sabihin nun, pag ginaya mo, magiging ganun ka rin. Meron kang sariling bait. Gamitin mo. At tayong mga nakakataas, nakakatanda, sana ito'y magandang paalala sa atin ngayong Kwaresma na kung tayo man po ay biniyayaan ng kaalaman, ng katalinuhan, ng kalakasan at ng kayamanan, huwag natin aabusuhin. Huwag natin gagamitin sa mali at masama. Dahil lagi nating tatandaan, sa huli, pare-pareho tayong haharap sa hukuman ng Diyos. Ang mga nakakataas at ang mga nasa ibaba. Ang mga may alam at ang mga mangmang. Ang mga malalakas at ang mahihina. Pare-pareho tayong haharap sa hukuman ng Diyos. Sabi nga ng ating salmo, ang masunurin sa Diyos
ay sasagapin niya. Sa pagpapatuloy ng ating misa, tandaan natin, hindi sapat na alam natin ang batas, ang utos para tawaging sumusunod tayo sa Diyos. Ang mahalaga, tayo ay mabuting halimbawa na pwede ring tularan, na pwede ring gayahin ng ating kapwa. Ipakita mo ang iyong pananampalataya sa iyong mabuting ginagawa, sa iyong tamang halimbawa. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Ang ating pong itutugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. At inawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihan nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. At inawang kalingain ng may pag-ibig at tabag ang mga may sakit, mga matatanda, mga nangungulila, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Tahimik po nating ipanalangin ang iba pa nating personal na kahilingan, ang mga intensyon ng mga taong humihingi ng ating dasal para sa mga may sakit, lalo na ang may mamalubhang karamdaman, ang mga may kanser, ang mga kapatid nating bilanggo, mga katutubo, ang mga kapatid nating naninirahan, nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa pagtulong sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, palalimin mo po ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa'yo Ama aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot humihingi ng patawad mo. Sa'yo Ama aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot tumingi ng patawad mo. Magstay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po at gawing banal
ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming mais sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiyo po muna ang lahat. Lumuhod po ang lahat. Siguro po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. For the ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. For the ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. For the ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Tumunod po tayo. Maraming salamat po. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. He saved me by His name, protects me by His power. I trust in His saving word. My every prayer is heard. The Lord upholds my life. Though sinners do me harm, and proud men rise against me, I know His power prevails. I praise His most holy name. Upholds my life. His goodness is my shield. His words are my salvation. His grace upon me bestowed. With joy I lift up my soul. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. Pinaalalahan na ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin dagdagan mo. At tulungan mo kaming mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya pong gabi, alas 7, ay ang ikalawang bahagi ng ating Lenten Recollection Series dito po sa ating loob ng Simbahan ng Quiapo. Kayo po ay malugod naming iniimbitahan, hindi man makapunta rito,
mapapanood nyo pa rin po, makaka-attend pa rin kayo sa ating online na streaming ng ating Lenten Recollection. Yan po ay sa lahat ng Martes sa panahon ng Kwaresma, alas 7 ng gabi. At muli, nagpapasalamat nga po kami sa inyo pong mga nanggagaling pa sa malalayong lugar, ang mga nasa ibang bansa na nakikisa sa pagdiriwang na ating misa dito sa Quiapo. At salamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon kahit walang bagyo, kahit walang dilubyo, marunong pa rin tayong makipagkapwa-tao. Ang Diyos na ang magmabigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.